Hello po sa inyo lahat. Have a good day. Isang kinangpalang umaga po sa bawat isa. Kayo pong lahat na nasa tahanan at nasa bahay. Ano man po ang inyong ginagawa, tunay po ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Ngayon pong umaga, bago po tayo dumako sa salita po ng Diyos, tayo pong lahat, mga minamahal mga kapatid, ay dumalangin sa ating Diyos. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa umagang ito, kami po sa iyo ay lumalapit. Lord, once again, we acknowledge your presence, O God, in our midst, O God. Dalangin namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming bahay, O Diyos, ikaw po ay mangusap sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, ngayong umaga, ang mga salita mo ay mahayag sa aming mga buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng dunong upang maunawaan po namin, maging angkop sa buhay namin, Panginoon, at may apply po namin sa aming mga buhay ang mga salita mo na siya pong mapapakinggan po namin ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. Tunay po na tayo pong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon. Although tayo pong lahat ngayon ay dumadaan sa iba't ibang mga kapagsubukan ng buhay, ang Diyos po kailanman ay hindi po tayo iniiwan. Dito nga po sa aking mensahe po na nais ko pong ibahagi ngayong umaga, dito po sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3, verse 10 up to verse 15. Nawa po itong mensahe na to ay tumimo po sa ating puso at sa ating isip. Sabi po dito, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch and Iconium at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live in godly or will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Verse 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. 14, but continue that thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." Dito po mga minamahal mga kapatid, si Apostle Pablo po ay nangungusap po dito sa mga talatang ito na kung saan siya po ay nagpatuloy sa tawag ng ating Panginoon. In spite na siya po ay dumadaan sa iba't ibang klase mga trials ng buhay, sabi nga po ni Paul dito, "The persecutions I endured, yet the Lord rescued me." Siya po ay sinagip ng ating Panginoon. Sabi niya dito, "Yet the Lord rescued me from all of them." Lahat po ay napagdaanan ni Apostol Pablo. Ang mawalan, ang magutom, ang magkasakit. Subalit kapatid, siya po ay iniligtas ng ating Panginoon sa lahat ng mabibigat na mga sitwasyon sa kanyang buhay. Tulad po natin ngayon, mga minamahan, we are facing such a lot of trials, persecution, fear and anxiety, emotionally, mentally, no? Distraction sa buhay po natin, dulot po ng global pandemic. Ito pong ating kasalukuyang dinadanas. Lahat po tayo ay hanggang ngayon po ay dumadaan sa iba't ibang klaseng mga pagsubok ng buhay na kung saan ang sabi ng iba, "Ihinto na ako, ayoko na." At alam niyo po, I have a good news. Sabi po ng Panginoon, no? Dito po sinabi ng Panginoon sa verse 12 sa pamamagitan po ni Paul, "The Bible tells us everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted." Lahat po tayo, no? There is no exemption. May mga persecution pa tayong napagdadaanan, trials, challenges, and testings of life. But you know, sabi po ng Panginoon in Romans chapter 8, verse 28, kapatid, panghawakan po natin ito. Sabi ng Panginoon, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His
purpose. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa ating Diyos. Sa makatid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang mga nasa. Mga kapatid, in other words, may plano pa rin po ang Panginoon sa buhay po natin. Kahit po tayo ay dumadaan dito sa ibang klaseng pagsubok ng buhay. Global crisis, lockdown, and so on and so forth. Sabi nga po ng Bible, God has a wonderful plan and a wonderful purpose in our life. Kapatid, huwag lang tayong hihinto. Life must go on. Kaya nga sabi po dito ni Paul, yung purpose, faith, patience, love, endurance, persecution. And yet, sabi dito, the Lord rescued me. Tayo pong lahat, kapatid, ay tunay pong iingatan ng Panginoon. Tayo po ay sasagipin niya sa kalagitnaan in the middle of this pandemic. Dito po sa verse 14, ito po ang gusto ko pong bigyan ng emphasize ngayon pong umaga. Sabi dito ni Apostle Pablo, but continue in what you have learned. Magpatuloy lang daw po tayo kung ano yung ating mga natutunan. Kapatid, walang hintuan. Huwag kang hihinto. Let us continue, sabi ni Paul. Continue in what you have learned. Ano man yung lahat ng ating mga natutunan, no? Sa panahon po natin ngayon. Kaya nga po ang tanong, the question is, ano ba ang pwede nating matutunan after all these things happen ngayon sa buhay po natin in our present time? Alam ko po, pwede po tayong matuto at marami po tayong pwedeng matutunan sa mga kapagsubukan ngayon na dumadaan sa buhay po natin. Let us continue. Let us continue in what we have learned. Sabi ni Paul, life must go on. Kapatid, huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Ano man ang iyong pinagdadaanan, kasama mo ang Panginoon. Sabi po sa verse 15, the Holy Scriptures which are able to make you wise. Kaya nga po, ang tanong dito, paano tayo magtutuloy-tuloy? How can we go on? Paano tayo magpapatuloy? Or how we can continue sa kabila na tayo pong lahat ay lumalaban sa ganitong mga sitwasyon ng buhay natin? Sabi ng iba, masyado lang pabigat ang pabigat yung aking napagdadaanan sa buhay, sa family, in our ministry, no, in our personal life. Kapatid, ito po ang nais po ng Diyos na gawin po natin in the middle of this pandemic. How can we go on? Paano tayo magpapatuloy? First and foremost, we should have a persistent faith. Nalalo ko po yung sabi ng Panginoon nung siya po ay na-encounter po ni Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay isang maliit na mama, no? Sa nais niya makita ang Panginoon, siya po umakyat sa puno upang makita lang ang Panginoon. At ang sabi ni Jesus, bumaba ka dyan, ngayon din pupunta ako sa iyong tahanan. At alam niyo po ba, itong si Zacchaeus, isa sa kanyang katangian dito, meron po siyang persistent faith. Ano nga po ba yung persistent faith? Persistent faith means continuing to do something even though it is difficult or other people want you to stop. Yung mga tao na gusto kong pahintuin, gusto kong patigilin. Kapatid, life must go on. Walang hihinto. Ang huminto, talo. Tama po ba? Kaya nga po, ngayong panahon nito, tayo lang po ay magpatuloy. Let us, we should have a consistent or persistent faith in the Lord. Magtuloy-tuloy lang po tayo kahit ano po ang ating napagdadaanan. Pangalawa, don't quit. Kapatid, don't quit. Walang ayawan. Kaya mo to. Magagawa mo to. Kaya nga po sabi ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang Diyos po ang nagpapalakas kay Pablo. Pangatlo, don't look back. Move on, press on. Huwag po tayong huminto. Let us move on and press on toward the goal. Kung may goal ka, kapatid, press on. Tuloy mo lang yan. Huwag kang hihinto. And then, pang-apat, stay in focus. Sa Lord lang tayo tumingin. Ano man yung ating dinadanas ngayon, let us look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya po ang nagpasimula nito at siya din po ang magtatapos ito hanggang siya po ay dumating. Tandaan niyo po ito, kapatid. Walang inimpisahan ng Diyos na hindi niya tinapos. Kaya nga, life must go on. And panglima, let us pray earnestly. Keep on praying. Patuloy po tayong manalangin.
Sabi po ng Proverbs chapter 15 verse 29, "The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous." Manalagin lang po tayo kapatid, huwag tayong hihinto. Just keep on praying. Manalangin po tayo, manalangin sa Panginoon. Pray until something happen. And last, get in tune with the Holy Spirit. Because kapag wala po ang Banal na Espiritu, no, manghihina at manghihina po tayo sa buhay po natin. Why? We need to be anointed with the Holy Spirit every day to maintain that joy of the Lord that is our strength. Kapatid, ang kalakasan ay nagmumula sa ating Panginoon. Ang kalakasan po, yun po yung magpupo sa atin upang tayo po ay magpatuloy. Alam mo, pagsubok, kakayanin mo. Amen? Life must go on and the Lord will keep us strong to move on beyond your situation. Amen. Kapatid, ikaw ba'y pagod na? Ikaw ba'y sawa na? Ayaw mo na? Hihinto ka na? Ngayong umaga, gusto ko malaman mo, ang Diyos ay hindi pa tapos sa'yo. Life must go on. Tayo pa'y magpatuloy. Wala pong hintuan to hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Tayo pa'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko po ngayong umaga, Panginoon. Siya na nakikinig ngayong umaga, babae o lalaki, Panginoon, bata o matanda ngayong umaga, dalangin ko, Panginoon, anuman ang kanyang kalalagayan ngayon, dalangin ko po, O Diyos, na siya po ay bigyan mo ng kalakasan upang magpatuloy, Panginoon. O Diyos, dalangin ko po sa iyo ang kagalakan, ang siyang magbibigay ng kalakasan po sa amin, Panginoon. The joy of the Lord is our strength, O God. Lord, walang hihinto, walang titigil, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng kaguluhan sa aming paligid, sa aming bahay, sa aming buhay, Panginoon, we must be continue, Lord God. And our life must go on. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. You are blessed, kapatid. Huwag kang hihinto. Tuloy mo lang. Amen.